Yes, nandito na tayo sa ating paboritong segment, di ba? Ang ating topic ngayon, dapat bang gayahin ng mga artista ang sinabi ni Ramon Ang sa interview ni Katunying na huwag bibigyan ng malaking baon ng mga anak. Bigyan ng baon na pagkain. Ayan. What's up? Yes! Ayan. Ito ng ating pagpipilian. Sabi kasi niya, buhayin daw ng simple ang mga anak. Huwag malaki ang ulo para umaba ang buhay. Ayan, napanood ko tong interview na ano to yan? Ha. Marami siyang wisdom ang senior. Pagmalit ang ulo, madali ang buhay. Hindi, kasi yung pag malaki ulo, mayabang. Ah, okay. Mayabang, di ba pag piling mayabang ka, kahit mga gwapo, sino-sino mo, sino-sinong tao. Correct. Huwag magmayabang. So, ito ulitin ko ha, dapat bang gayahin ng mga artista ang sinabi nga po ni Ramon Ang na huwag bigyan ng malaking baon ng kanilang mga anak. So, ang mga nabunot nyo, Kuya Roldan? No. Kuya Romel? Yes. So, yes, bigyan ng malaking baon. No, yes. Hindi bigyan ng malaking baon. Hindi, mali. Tama. Tama. Oo. Ano dapat bang gayahin mo sa sanong na huwag bigyan? Ng malaking baon. Sabi mo, bigyan, sabi mo pa rin. Huwag bigyan ako. Para ako naniniwala, hindi ng mga artista. Di ba? Kasi once na sinabi mong artista, alam naman natin na mapepera yan. Di ba? Na syempre, ay, ang tatay ko mayaman, mapepera. Bibigyan ng malaking baon. Huwag dapat talagang gayahin. Huwag gawin. Mm-hmm. Actually, ang best example dyan ay si Aga Mulak. Kinuwento sa amin ni Aga na noon daw time na bata-bata pa yung mga anak niya, hindi niya binibigyan ng malaking baon. Which is tama naman na huwag din gayahin si Mildred, ang laki ng baon keke. Yung pwede yung pagkain, okay, pabili lang din ng soft drinks. Pero kasi kakain ka lang naman pagtas ng break ng recess nyo, babalik ka sa school. Huwag na, kung marami yung pera, baka magbulak-bulak ka pa, bibigyan ka nga ng pagkain, may pera pa. Di ba, uso-uso ng kabataan ko, nagbubulak-bulak ko dahil may pera ako, nanonood kami ng school. Kung may pera ka, magagawa ng bata yung mga hindi magaganda. Andi kung pagkain lang, makakatipid at the same time, hindi nga magiging sabi na, ay, mapera kami, ang tatay ko mayang lalaking ulo. Ganun ba? Yes, sa ganun akin, ganun. No, paninindigan ko to. Kasi ito nabunod ko. Kaya ganito yun, di ba? Oo. Kasi dapat, bata pa lang, bigyan na ng baon na ano na malaki. Kasi ganito yon, para matuto silang humawak ng pera. Mag-budget. So, mag-budget. Kumbaga, turuan mo sila kung paano mag-budget, paano mag-ipon sa binibigay mong pera, di ba? Mm-hmm. Like yung pamangkin ko, bata pa lang, pero di ba, well, hindi pa lang siya, kinder pa lang siya noon, ha? O, nakapag-ipon, ang binili namin cellphone niya galing sa ipon niya. Kasi nakakapag-ipon siya. So, depende sa bata. Depende sa bata. Actually, papunta ako dun eh. Pero i-correct kita ha, hindi nagbabaon ng anak ko kahit piso. O nga, pero... pagkain lang. I-correct ko siya doon. Pagkain lang. Hindi, parang ako, hindi mo na binibigyan ng pera. Hindi mo binibigyan ng pera. Hindi lang ibig sabihin, di ba? Kasi sabi mo kanina, mamahal. Binibigyan ko ng pera, di ba? Ay, masabi ko, pero yung kagaya ko, yung isang food chain, ang mahal, di ba, binibigyan pagkain lang. Food lang talaga. So, dapat ganun. Kasi hodang mayaman ka, kasi pagka nasanay sa pera, misa hahanapin mo yun, parang kapag ka ito lang pera mo, parang hindi ka na satisfied, di ba? Kagaya yung mga artista, yung ano, lifestyle nila, bonggang-bongga, na kapag ka wala ng pera, anong ginagawa? Wapato sa kung kani-kani magka-pera. Pero itong mga bata, hanggat maaga pa lang, sabi nga natin, huwag natin sanayin sa pera ang mga bata. Pero sinasabi ko na friendship, ganito yun eh, parang matuto siyang mag-budget, humawak ng pera. Pero yung hindi nang maging bulagsak, di ba? At the same time, pag may emergency, mabibili nila yung gusto nilang bilhin. Kaya nga tayo nagtatrabaho mga magulang, yung nagpapakapagod, para maibigay natin yung ginhawa sa mga anak natin. Which is totoo. Maibigay natin yung ginhawa nila na mabili nila ang gusto nila. So bakit natin pagdadamot yun sa kanila? Kasi pinapanindig ako ang no. Yan. Which is nakuha ko naman yung point mo, Kuya Roldan. Ang ituro natin sa kanila kung paano, hindi yung bigyan eh, kung paano i-handle yung ganung sitwasyon na bigyan ng pera at i-handle sa tama. Para yung sinasabi para bata pa lang matuto sila. Pero ako, nung bata ako, hindi ako natuto. Nung binibigyan ako ng pera, actually, humawak ako ng pera dati sa school na nagastos ko. Kasi bata ka pa.
Hindi mo maiisip na oo, mag-iipon ako, di ba? Na parang kapag ka bata ka, ayaw mga toys, kagaya ng Toys Kingdom, bibili ko ng bibili, hindi mo alam pa ang halaga ng pera that time. Hindi mo maiisip na, ito pinaghirapan ng mga magulang ko, kaya dapat ipiring ko. Wala pang ganun sa mindset ng mga bata. Talaga, gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon. Ganun tayo mga bata. Okay, meron pang mga ano, text-text dati. Nakita ko, buwan ko, bibili ako ng text, kung marami kang pera. Tukso yan, tukso. Bibili ka kahit hindi kailangan ng mga bata. Pero depende ang friendship yan eh, di ba? Depende yan sa mga bata na natikman nila kung ano yung gusto nilang bilhin, natikman nila kung ano yung gusto nila. Pero dapat ipamura din sa kanila na dapat matuto kayong mag-budget, matuto kayong mag-ipon. Pero nabigay mo yung fulfillment nila na ano eh, na nabili nila kung ano yung gusto nila. Kaysa naman yung ano, may pambili nga pero hindi mo hindi makabili kasi nga tinipid sila, di ba? Sayang naman yung pinagpaguran natin kung gano'n. Pero nakuha ko rin naman yung point ni Kuya Romel na huwag bigyan ng malaking baon. Kasi sabi mo nga, di ba? Dapat taya kasi kampi ka doon. Kumampi ka naman sa akin. Di ba sabi mo nga? Sabihin ka lang ang kampi? Lagi ka kampi sa'yo. Di ba sabi mo nga, huwag magbigyan ng malaking baon katulad mo, nasanay ka sa pera. Sabi mo kanina eh, di ba? May pera ka. Kaya dinala mo yan. Pero baon is 4 pesos lang yung time natin. Pero yung nga prinsip, pwede namang masanay ka sa pera, pero dapat masanay ka rin kung paano humawak ng pera at magagalit ka sa pera. Yung pagkatao ng tao. Yung point na, no, diba? Pero, depende sa bata. Pwede sasabihin natin sa mga, anak, ayan, bibigyan ka ng baon. Pinaghirapan yung tatay mo. Natatawa yung sige. Pinaghirapan ko yun. Nag-callboy ako para naman pala. Hindi naman sa ganun eh. Sa callboy ha. Okay na. Nagpakainap ako. Misa di naiintindihan ng mga bata. Parang lapas dito, lapas dito. Bata nga eh, di ba? Eh kasi bata. Sabi nga ka, eh kasi bata. Pero yun nga, responsibilidad ng magulang na matuto rin humawak ng pera. Yung sinasabi ko na i-develop din yung mga bata na how to handle their finances. Correct. Yun ang pinupoint ko. Yun. And hindi, what's your point? Hindi yung naging rason na kasi bata. Hindi yun eh. Mm-hmm. Di ba yung matuto rin humawak ng pera. Pero at the same time, natikman din kung paano gustusin ang pera, kung paano gastusin ng ano. Parang ganun. Paano spend. Oo, yun. Wise spender, kumbaga. Oo, yun. Pero di wise spender yung mga kabataan. Kung ano-ano diba? Binibili. Oo, di ba? Ayan. So, anong point mo dyan, Mare? Hindi kasi ako eh, yung sa akin ha, hindi talaga nagbabaon kasi yung anak ko talaga. Okay. Oo. Mm. So kung meron lang bayarin, ilalagay ko lang sa wallet, ano niya, sa bag niya. So sa akin, eto wala na sa debate ha. Sa akin, pabor naman ako. Yes. Pabor naman ako na ano, na wag bigyan talaga ng malaking baon yung bata. Kasi marami rin tayong mga nai-interview ng mga artista na natutuwa ako na lumaki sila na maganda ang paghawak nila sa pera nila dahil nung kanilang kabataan ay hinawakan ng magulang nila yung pera nila, yung kinita nila. Just like Ninyo Mulak, the best example, di ba? Siguro ko hinayaan niyang si Ninyo ang humawak ng kanyang ano, ng kanyang kinikita at that time. Baka wala siyang mga business ngayon o mga malalaking negosyo, di ba? Yun yung pasok na sinasabi niya. Oo, yun yung point, oo. Oh. Pero hindi kasi siya ang humawak, yung tatay nga niya ang ito humawak. Ito naman, ipalasap mo sa anak mo na siya humawak ng pera at siya matutong mag-budget at gumastos kung paano. Pero nandyan yung guidance mo, di ba? Ano sabi ng cellphone? Ang sabi ng cellphone ay... May nag-text, ha? Nag-text, di ba? Nag-reply po ako sa inyo, Tito Roldan, sabi nyo, di ba? Nanonood. yun sa akin, ha? Kasi nakita ko lang naman sa mga artista, din malalaki kumita yung mga yan, na kapag ka hinandle din, although may mga artista din, na dahil hinandle, sabi nga ni Janus Del Prado, para tay lang ang ating ano, di ba? Na, nung hinawakan ng magulang niya yung kanyang pera, nung time na siya na yung pahawakan, wala na siyang hawakan dahil wala na siyang pera. Yun din naman, di ba? Pero alam mo yung bunso namin, na bunso, anak ni bunso, ganito pala naalala ko, halimbawa, bigyan mo siya 100, yung 50 lang babaunin niya, tapos nagbabaon siya ng pagkain, so may natatabi siya. Naipon. Nakaipon. Parang ganon. At rin marami ng mga kaibigan na mga kabataan. Masinop. Oo, pagkabibigay ng pera, ito lang gagastos. Pero may mga magulang na bibigay talaga ng baon, kaya dyan lang 100 pa rin eh, di ba? So nakakapagtabi. Yun. Oo.